sa nature of salvation. Ano yung sabihin nature of salvation? Nature, kasi ganito yan eh. May mga bagay, ganun testimony ni Jamie, no? Mga bagay na pag hindi mo naintindihan, katulad ng dati, ng high school, college, minsan, yung mga tinatakil nating topic yan, actually, napaka, ano na, lalim na yung science, yung ano ba yung mga atoms na yung ano. Pag hindi nabigyan ng proper introduction, yun, parang boring. Lalo yung mga chemical, ano, kahit algebra, parang batong napakahabang number na to. Diba? Pero pag naintindihan mo na yung big picture, okay, mas maintindihan mo yung small picture, di ba? Para sa bato, di ba? Para purpose of life, tapos na yun sa preaching, di ba? Hindi mo alam yung pinaka-ultimate purpose, tapos titingnan mo, bakit mo may buhay? Eh, para masaya. Hindi, ano lang yun eh, hanggang dito lang yun sa'yo eh. Yung mas ano pa, bigger picture pa. So, gusto mo malaman. So, nasagot na yan ng ating preaching ng meaning of life, di ba? So, ngayon, ganun din ang kaligtasan. Kaya, pag tinignan mo yung marami, o ba't di mo alam kung ligtas ka, hindi nyo pinag-uusapan, para i-worship kayo kuno dyan, tanggap-tanggap ba yung worship mo? Pag inanam yung Bible, binabasa mo, yung sinasabi ng kung sinong preacher, parang layo naman. Parang, kumbaga, sa 100% ng Bible, doon lang sila nakapokus siguro sa mga 5%. Does it make sense? Na kahit nga, kahit Psalms, puro praise kami. Pag binasa mo na yung Psalms, ang book of Psalms, puro doctrine eh. Diba? So, hindi kahit yung mga ano, hindi tatagal sa Psalms. So, hindi lang praise. Yung praise mismo, may silbi yan pag may tama rin sa doctrine. Okay? So, yan. So, ngayon, yung nature of salvation, ang ibig sabihin dito is, ano ba itong kaligtasan na ito? Iba sabi, ito, yung impyerno naman yung buhay ko, ito na yung impyerno, mga ganun. Kaya hindi nila malinaw, iniiwasan nila, kasi nga, ang nakita ko dyan, yung manapakaraming churches, nagsisimula, mga pastor, nahawag yung sarili ng pastor, hindi naman naintindihan talaga yung nature ng mga bagay na to. So ngayon, pagandong ka na, hindi mo naman aaral yung mga dahil mga aaral, maipasa yung dapat mong ipasa muna, eh paninindigan mo na lang yun. Katulad si sabi ni Jamie kanina, eh leader na ako dito, di ba? May kilala kami na ba dyan eh. Ano gagawin nyo dyan? Hindi, gusto ko lang mag-lead kasi, hindi mo naman sabihin ganun. Pero ang tao, sabi ko sa special na lalaki, meron sa puso natin na gusto natin mag-lead. Pero yun nga, walang kwenta yung leadership mo kung hindi mo alam kung saan sila ililid exactly, di ba? So gusto mo lang, ikaw yung nakikita, ikaw yung nusunod, ay nasunod ako. Oh, what's next? Di ba? O sige, nasunod ka ngayon, what's next? Kung hindi mo alam yung ultimate purpose, eh wala. Bumaba ng tanga, tapos pag nakita mo yung totoo ngayon, nakukorek ka ng totoo, galit ka. Okay. So ngayon, ganito ang kaligtasan, ano bang nature niyan? So sa atin, medyo alam na natin to, pero sa mga bata, ha, anig kayo. Ano ang kaligtasan ng kaluluwa? Okay. So, meron tayong dalawa sa experience natin, tsaka sa scripture, na napakagandang illustration. Kasi pwedeng, ano yan, ang lawa kasi ng Bible, di ba? Ang laki ng Bible eh. So, hindi ka pwedeng magsimula kahit saan dyan. Yung iba dyan, pinag-uusapan yung history ng Israel, kung paano kumilis ang Diyos sa kanila dati, may specific na tinuturo. Siyempre, iba dyan, minsan magtapat, minsan sumamba ka sa tunay ng Diyos. Ano ba, yung iba, maging matapang, yung iba, protectahan mo yung property mo. Marami yun eh. So, pero yung kaligtasan ng kaluluwa, yung palang pinaka-importante, kailangan maintindihan natin. Ngayon, sa experience natin, sa pag-aaral, itong dalawang illustration na ito, ang perfect na perfect, especially sa soul winning. Okay, so number one yung regalo, number two yung pagiging pamilya ng Diyos. Pag na-perfect mo yan, na-master mo yan, kahit saang parte ng Bible ka na tumingin, nakikita mo yung ganong illustration or yung ganong framework ba. Okay, regalo siya, libre, kaya walang bayad. Pag binigay sa iyo, sa'yo na walang bawian. Yun sa regalo, and then yung sa shirt lang ha. Family of God, yung pamilya ka, one time lang yun, one time ka lang maligtas, tuloy-tuloy na yun. Anak ka na ng Diyos, hindi ka na magiging anak ng demonyo. Pero kailangan maging anak ka muna ng Diyos. Pag anak ka, perfect yan. Alam ng mga tao yan, naiintindihan natin dahil mayroon tayong tinalaga ng Diyos na, di ba, hindi na tayo komunista. Dumaki tayo sa ating family. And then, alam mo yung role ng mother, father, then siblings. Okay. Ano tayo punta? Number one,
Ayan, so pagkatapos na nating alam na nila na makasalanan sila at may penalty yun, hindi matatapos dun. Okay, actually, bago matapos yung Romans 6.23, papasok tong idea ng salvation is a gift. Okay, so ano yung doon? Yung last part, second part, sabi ito, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So at this point, ang ginagawa ko dyan is, nag-i-illustrate ako. Okay? May tingnan natin yan. Okay, so now we can give, sabi, them the blank which is the gospel. Ano yun? The gift niya. Okay, the gift. The word gospels means good tidings or good news. Pwede palang good news to, okay? Now we can give them the good news kasi nabigay na natin yung bad news, okay? Parang kanina sa introduction natin, hindi niya tatanggapin yung good news, hindi yung gamot kung wala siyang sakit. Hindi niya tatanggapin yung Savior kung hindi niya inaamin at na-realize na kailangan niya ng tagapagligtas dahil makasalanan siya. Okay, pupunta siya sa impyerno. Kaya yan, so pwede na. Again, huwag kayong mag-move ha, pag ganun, kung hindi niyo pa natapos yung ano, ganun na. Huwag niyo sanayin yung sarili niyo ng ganun. Eh, kailangan matapos lang to eh. Wala. Walang ano kasi, ang goal natin is maligtas sila. Pag hindi sila naligtas, at least mataniman. Pero ang ayaw mong gawin is yung sayangin yung oras mo at oras niya. Tapos, i-report mo dito, Pastor, may tumanggap. Ganyan pa ako. Praise the Lord, 7 God saved today. Tapos, ikaw dun, ano? Ligtas mo talaga. So, hindi, sure, okay. So, kaya, yan. So, number 2, God illustrates salvation as a gift. Okay? Okay, going to heaven or salvation is a gift. Okay? Or eternal life pala. Yung nasabi sa Romans 6.23, di ba? Eternal life or going to heaven or salvation is a gift. Okay? May picture niya na, madali lang, di ba? Nung una ako natatanda, siyempre Catholic tayo dati, walang ganyan picture dati. Puro ganyan nga kasi mga kuto, random banat eh. Bible verse, bahala ka na kung paano maintindihin nyo, basta tayo, mukha ka tayong Kristiyano, okay na yun. Di ba? So yung mga tao, litong-lito, ngayon. So ngayon tayo, systematic tayo dito. So God illustrates salvation as a gift, going to heaven or eternal life or salvation is a gift. The gift is blank. It does not cost anything. Ano yan? It costs nothing. Free. Free. Okay, free. Andaan nyo yan. Isa yan sa mga keyword din. Kaya nga, gift free. Okay? The gift is not something we earn or work for either. Okay? So, hindi mo siya pinaghirapan. Hindi mo siya binili. Pag binili mo, hindi regalo. Pag pinaghirap mo, binili mo. Or, pag may condition, wala dito. Pero, yung lagi natin illustration. Pag may condition yan, hindi rin regalo. Kasi parang pag hindi ka sumunod sa condition, di ano naman yan sa regalo. So, hindi regalo yun. Ngayon, pag naintindihan na nila yun, so madalas ang illustrate natin, di ba? O, kuya, ate, sabi ng Bible. Mare, Bible, ito, regalo ko sa'yo, pero sa pengin 10 piso, regalo ba yun? Alam mo, hindi. Okay, alam niya yun. At ang maganda nito, paano mo sa kanya? Pa-realize mo, siya yung hintayin mo sumagot. Okay, naintindihan nyo? Siya yung pasagutin nyo. Okay, so, diba regalo, hindi ganun. Huwag mong unahan. Okay, kasi baka hindi na pala siya nakakasunod, salita ka na salita. Hindi natin gusto yun yun. Na sa introduction natin, di ba? Hayaan mo siya. Mag-engage siya. Kasi kaluluwa yung inakausap mo, hindi ka nag-exercise dyan ng ano. Gusto ko lang magsalita ng magsalita. Okay? Yan, okay? Okay, hindi, wag mo akong bayaran, pero linisin mo yung kung ano, labang mo yung damit ko. Tapos bibigyan kita ng regalo. Regalo ba yun? Tanong mo, okay? Sabi niya, hindi. Okay, kasi explain mo ngayon, bakit? Tulungan mo siya, kasi ang regalo, walang bayad, wala rin kapalit. Okay. One last na lang, kunwari, regalo ko sa yung Bible, walang bayad, walang kapalit, pero gusto ko, basahin mo. Maganda yun, di ba? Pero, sabi ko, condition, gusto ko, basahin mo, pag hindi mo binasa, babawiin ko, kasi gusto ko, basahin mo eh. Regalo ba yun? At that point, yung iba medyo gaganyan na kasi, parang regalo kasi walang bayad, walang kapalit.
Pero kung may condition yun, tapos babawiin, oo nga, hindi nga yun. So, pag sinabi niyang regalo na yun, huwag kang mapayag. Hindi regalo yun. May condition, babawiin sa'yo eh. Hindi regalo yun. Either pahiram yun or, ayun, madalas pahiram. Kasi babawiin mo, hindi sa'yo pa rin yun. Okay. So, natin kasi later, pupunta kayo, ilalatag natin, i-compare natin sa kaligtasan ng totoo. Okay, na ito'y regalo. Okay, nakuha niyo ba yung part na yun? Isa sa mga pinakapuntante yung part dito. Kailangan talagang gets na gets niya na kaligtasan, regalo, walang bayan. Walang kondisyon, walang kapalit. Okay, huwag kang mag-move pag hindi nila gets yun. Okay, so kaya sabi dito, the gift is not something we earn or work for. Okay? So ngayon, ayun, nabanggit ko na to. Ito na yung sinabi ko kanina. Okay? Bad news kanina, ang good news, regalo yun. Kung paghihirapan mo pa yun at hindi mo alam kung kailan ka maliligtas, hindi, good news yun. Parang wala ka nang sinabi sa akin bago eh. Ang good news, pwede mo talagang ma-gain ngayon mismo at hindi mahirap. Kaya mo. Kahit ano pang nagawa mong kasalanan in the past. Diba? Okay. Ito, i-review mo yung number 3 ha, sa verse 2 na tayo. Ito, question, can you remember these words, give eternal life in Jesus Christ? Saan natin nabasa yun? Saan? Romans 6:23, doon sa middle part. Okay, sinabi doon, but the gift of God is everlasting life through Jesus Christ. Okay? So, ano yung mayroon? Ano yung regalo? Sino nagbigay? Ano yung sabihin na eternal life? Pagpunta sa langit, isa lang yun. Alamin mo. Okay? So, ulitin mo pa. Ang regalo nga, hindi mo kailangan paghirapan. Ngayon, pag medyo kumukunta siya doon, ito yung pinakamalinaw talaga, Ephesians 2:8-9. Okay, nagamit ko ito ng, na-experience ko ito mga siguro, mga tatlong beses, pero pinakamatindi yung, kasi ka-close ko yun eh. Ka-close ko yun, classmate ko ng high school, talagang hindi, kailangan, ano eh, ito sabi ng Bible, okay. Hindi, baka iba interpretation mo, di, interpret mo, sige, nabasahin mo, interpret mo. Na binabasa niya na, for by grace are ye saved, through faith and not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sige ha, nasaan yung ano dyan, kailangan mong paghirapan kahit regalo. Eh, mastad na siya dyan, wala ka ng lusot dyan, kaya nga, ano maganda sa King James eh, kabilaan, na-cover. Okay, then reveal the truth, okay? So, ito na yung nasabi ko kanina, birthday gift. Okay, niregalo mo sa sisingilim mo. Hindi regalo yan. Okay? Nabanggit ko na to kanina, okay? So, yan. Lagi niyong re-reviewin. Okay, napansin niyo ba yung paulit-ulit tayo? Natanong mo siya, nalaman niya yung sagot, siya na mismo yung sumagot, na ito yung regalo, ito yung hindi regalo. Tapos ngayon, explain mo sa kanya. Pagkatapos noon, reviewin mo pa, ano ba regalo? Pinaghirapan mo ba? Hindi. May condition ba? Wala. Libre ba o may babayaran mo? Libre po. So yan, reviewin mo lang. Okay, so yan. Kabisaduhin na natin yan dahil halos karamihan kabisado yan. Okay, pero maganda pa na King James dyan eh. Gustong-gusto ko yung term na lest. Lest, parang ano, shortcut yan eh. Okay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-define ng maayos yun. Pero sabi kasi sa Tagalog, upang ang sino man ay magmalaki. Ay, hindi magmalaki, di ba? Pag upang, because lang yun. Pero pag less, may ano siya, may negative connotation siya. Ayaw mo mangyari yun. Di ba? Okay, so ito na. The gospel. Ano yung gospel talaga? The gospel is the most important part of the presentation. At this point, we have shown the person that we are all sinners. Okay? That our sin has been payment in review lang, which is the second death or hell. That salvation is the gift of eternal life. And as a gift, it is free. We cannot earn it. Work for it now. We'll show them how this gift was. Ayan. Sige nga. Offered, pwedeng offered or paid for. Wala rin akong key answer nito eh, pero
paid for. Paano yan na bayaran? Kasi ang gift, hindi naman nag-exist siya ng libre, kaya binigay siya ng libre kasi libre niya rin nakuha. Minsan ganun, pero yung pinaka-ultimate source na, may nagbayad niyan. Okay? Yung binamimigay natin Bible, doon may donation na kayo niya ng magkano. Talagang may ano dyan, may Amerikano na gano'n yan. Nag-provide niyan. Okay? Isaiah 61:1. Basa nyo nga. Ready, go. Ready, go. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Okay. So ako na nung babasa ng Luke 4:18. Napansin niyo yung nabasa niyo kanina. Spirit of the Lord is come upon me because they had anointed me to preach the gospel. Okay? Ano sabi kanina sa Isaiah? Okay, quote yan. Oh, diba? Quote ni Jesus yan eh. Kinote niya yung Isaiah, pero sabi niya sa Isaiah, the good tidings. Sabi sa New Testament, sa Luke, sabi ni Jesus, the gospel. Okay, so malino ngayon, good tidings equals to good news equals to gospel. Okay? So kung alam na natin yun eh, pero yun yung reference na napakalino. Okay? So what the gospel is? Okay? Ang pinaka-gospel, tsaka resurrection chapter, sikat dyan yung 1 Corinthians chapter 15, di ba? Ayan tayong teaching dyan. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Napaganda nun, di ba? Ano daw sa Tagalog, pinitch ko sa iyo yung gospel, okay? At dahil pinitch ko, tinanggap nyo yung, anong pinitch ko ba? Yung gospel, anong tinanggap nyo? Ano ba yung, ano yung pinitch ko? Gospel. Ano yung tinanggap nyo? Gospel. Ano yung tinatayuan nyo ngayon? Gospel pa rin, okay? Eh yung pagkakayari ng sentence, di ba? I declare to you this, kaya pinaniwalaan nyo, tinanggap nyo. So ano ngayon yung gospel? Tutuloy yan sa 2, sabi dyan, by which also you are saved. So ano yung nagligtas? Gospel. Yung gospel, di ba? Romans 1:16. Di ba? I'm not ashamed of the gospel of Christ. Ano yung sabi doon? For it is the power of God unto salvation. Di ba? To the Jew first and also to the Greek. So talagang gospel yung power, yun ang nagliligtas. Hindi, di ba si Jesus, isa lang yun eh. Siya yung bida sa gospel eh. Buhay niya, kamatayan niya, inilibig siya at nabuhay siya magmuli. Amen? Okay. So kaya tutuloy yan sa 3. For I delivered unto you first of all, which I also received. Ano yung nareceive niya? Yung gospel. Ano yung diniliver niya? Yung gospel. So ngayon, di-define sa atin. Ano yung gospel? How that, number one, Christ died for our sins according to the scripture, number one, siya'y namatay. And then sa verse 4, number 2, he was? Number 2. Sa verse 4, siya'y namatay according to the scripture. And then siya'y? Nilibing muna, okay? Importante yung libing kasi yung, yung gospel yung doctrine of, syempre, yung bodily resurrection. Hindi siya nilibing, hindi actually siya namatay. Kaya ba't siya ililibing kung hindi siya patay? So, sabihin niyo ba, nakatulog lang or nahimatay lang, kung bihira naman. Hindi naman tanga yung mga ano eh. Napatay talaga yun. Kaya nga, break yung bones nung dalawa kasi buhay pa eh. Eh siya, na-torture na siya nung gabi pa kaya talagang ubos na yung dugo niya. Patay siya, okay? Kaya siya ay nilibing. Kaya number 3, ano ngayon yung nangyari pa? Hindi natapos sa pag namatay ni Libing eh. Siya ay pinaka-climax to eh. Ha? Ano yan? Siya ay nabuhay magmuli. So sino yung nagbuhay sa kanya? According to the Bible, sa ibang scripture, yung Ama. Yung ibang scripture siya. Okay, nahuli na ba kayo dyan? Okay lang. Yung mga na ano ni Daddy, mamaya na yun kasi hindi makapag-concentrate eh. Yung ano ngayon lang, tapos later ay mag-umpya pag-break o kaya sa YouTube. Okay?
Ganda yung technology, no? O, so number one ulit, ano yun? Yung pinakasama dito ng gospel, okay? Hindi yan ang gospel lang. Gospel talaga, buong buhay ni Jesus at yung message ng kanyang buhay. And then, pinaka-team ng Bible is the Lord Jesus Christ and the gospel din. Pero, itong tatlong to, ito yung talagang summary. Ito yung sinabi sa 1 Corinthians 15. So, number one is death. Then, burial. Then, the resurrection. Nandaan yan. Kaya tayo ay pag binabaptize, ang sasabi ni Pastor, buried in the likeness of His death, raised up in the likeness of His resurrection, and walk in the newness of life. Yun ay hindi nagligtas yung baptism, ha, ng tubig, kundi yung yun ay nag-isimbolo sa ginawa ng Panginoon at kung paano naman tayo ay dapat lumakad sa kanyang katuwiran. Kaya ngayon, the gospel is how our salvation was. Ha? Ano? The gospel is how our salvation was, ano? Eh, sabi ko kanina, yung regalo, paano nagkaroon ng regalo? Was paid, di ba? Was paid or provided, pwede rin provided. Paano ba nagkaroon ng ano, kaligtasan nila? Lahat nga makasalanan sa Diyos ay banal, eh. Paano yun? Eh, kasi ba, may namatay at nilibing na buhay magmuli sa iyo. Okay. Ngayon, sa 28, Acts 20:28. Malinaw sa Bible ang ginawa ng Panginoon, ha? Hindi, ano. Ready? Pakibasa pa, ready, go. Take heed, which He had purchased with His own blood. Okay, anong pinakiya na dyan? Diba, He had purchased the church. So, ang nakita natin sa Bible, sa Acts, ang church ay mga assembling of scripturally baptized believers, meeting in covenant with God. Save. Save and baptize. Okay? So, paano, yung sinasabi itong purchase with His blood? Yun nga, kasi hindi sila maliligtas kung hindi sila, ang hindi ang Panginoon ay namatay, na bit, at, nilibing at nabuhay magmuli. Ngayon yun, yung paghihirap niya hindi lang po sa ano, ha, sa yung iba kasi hanggang doon lang sila sa hanggang sa uy nahirapan siya sa krus. Therefore pinagbayaran niya ang kasalanan natin. Hindi pa kumpleto yun actually. Kailangan ma-mention din natin yung sa impyerno po. Tingnan natin sa Bible kung dito yun. Yun po, sabi sa Bible, 3 days and 3 nights is in the heart of the earth. Saan ang heart ng earth? Saan ang sentro ng earth? Sa hell. Okay? Okay, importante yun. Mga hindi naniniwala doon, yung last na nagsabi sa akin, sabi niya, ay, ano, iwasan niya yung si ano, nagmasuturo ng mali. Anong mali niya? Si Kristo daw, napunta sa impyerno. Eh, yun yung nasa Bible eh. Hindi na sumagot. Eh, yun nasa Bible eh. Hindi mo pwedeng i-deny yun, yun na nasa Bible. Sinabi nung isa, heart of the earth, yung iba sabi talaga, hell. Okay? So, ba't mo mapunta sa hell? Kasi nga, pinagbayaran niya eh. Kung namatay lang siya, dami diyang namatay sa torture eh. Diba? Pero sino yung pumunta sa impyerno tapos umalis siya dun? Diba? Si Jesus lang, okay? The Lord Jesus lang, okay? Kaya, Galatians 3:13, may basa, ready, go. Christ has given us from the curse of the law. Sige. He made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on. Okay, ito yung mga importanteng part dito. Paki dun sa Acts 28, ano yung ano nyo? Bibilugan nyo? Purchase. Okay, bibilugan nyo yung purchase. Galatians 3:13, i-redeem. Okay? Bilugan nyo redeem. And then, ano na lang, yung underline yung being made a curse for us. Okay? Okay, yung next, sabi lang dyan sa citizen, curse is everyone. Bigyan ko yung background. Ano yung sabihin ng curse is everyone that hangeth on a tree? Ang background po niya, nung kanilang panahon, Old and New Testament, especially sa Old Testament, but actually especially sa New Testament, yung mga Roman, ginawa nila yung public example ang tawag nila dyan. Ibig sabihin, oh, huwag niyong gagayain itong magnanakaw na to. So, gagawin nila, i-display nila.
Kita niyo yan. Yan ang mangyayari sa inyo pag kayo ay salot sa lipunan. Ganyan, di ba? So, tayo namin yung kinukulong sa atin eh. Pero sila ganun. Pero sa Old Testament times, pag ginagawa na rin yun, naalala niyo si David. Si David nga ba yun o si Solomon? Yung mga anak ni Saul. Malala yan. Nabasa niyo, di ba? Sino yung nagpaano? Si Solomon, di ba? Kasi sabi ni David, itong mga to may ano to eh. May altraso sa akin to eh. Tsaka sa Diyos eh. Di ba? Eh, hindi niya ginawa ng time niya. Ewan ko, anong rational ni David, pati si Job, di ba? Hindi niya pinatay ng time niya. Pero pinapatay niya kay Solomon. So, anong kwento dito? Kasi nga, pag hinang mo sa tree, ginawa mo public example, ibig sabihin nun, curse siya. Huwag niyong gagayahin ng taong to. Loko-loko to. Yan. So, nung panahon naman ng Panginoon, sa Leviticus, binabasa niya ng Exodus, ginagawa is para maging public example na ginagawa. Anong klase ng pagpatay? Diba? In stone to death. Actually, mas maganda yung kasi nga, ang nag-judge sa kanila yung buong city. Maganda yun. May mag-judge nun. Pag may, uy, wag natin patayin. Diba? Yun ang maganda sa kanila. Pag pinag-aralan mo to, wala silang police. Diba? Wala silang police eh. Lagi silang ngayon sa batas natin. Mayroon tinatawag na, tawag sa batas natin. Yung public arrest ba yun? Civilian arrest, citizen arrest, di ba? Ngayon, may nakita ka dyan nagnanakaw? Ay, police, may nagnanakaw. Eh, ikaw yung nanakaw, no, kaya kilala mo. Pwede mo nang ano yun, i-arrestuin nyo. Pag in-arrest ka ng citizen, no, nasa batas, na legal yun. Kasi nakita mo na, Honda Act na siya eh. Di ba? So, ganun sila, yun maganda dun eh. Ba't yun napunta dun? Yan, curse yan. So, kinundemn siya ng lipunan. Okay? At kinundemn din siya kung yung lipunan ay nakalay sa batas ng Diyos, kinundemn siya ng Diyos. Tama? So ngayon, ano nangyari kay Jesus? Tapasin yun, siya ay matuwid, wala siyang kasalanan. Tapos kinundemn siya ng lipunan noong time nina ng Romans. And siyempre, mga Hudyo nag-udyok dyan. Okay? Andaan niyo yung part na yun. Kung yung nakakalimutan yun. Ang Hudyo at ang kanilang mga leadership. At sila ay sumang-ayon dun. Okay? Malinaw yun sa Bible. Ngayon, pag ikaw ay naging curse, pero ngayon, tayo ay tinubos. May sabihin nun. May sabihin, sa halip na tayo ngayon yung maging i-curse, okay? At yun ay sa pamagitan ng pagpunta sa impyerno, ang Panginoong Jesus na walang kasalanan, anak ng Diyos, perfecto, walang kasalanan, perfect, siya yung nagbata nung yung kasalanan. Siya yung pinarusahan para sa'yo. So, importante yan. Ako personally, ang like yung illustration dyan, yun nga, yung like yung illustrate yung may utang ako sa tao, sa siya mismo, ang gagawin ko example, para makita niya na unfair to pag hindi siya naparusahan. Okay, pag naparusahan siya, di okay na. Eh kaso, may nagbayad na iba para sa kanya. Ano gagawin mo ngayon? Kahit sino ka pa, kung yung atraso, binayaran na. Hindi ka na maniningil. Kahit hindi siya yung nagbayad, ibang tao nagbayad, di ba? Yung station natin eh. So ngayon, sa dito, si Jesus yung nag-redeem. Okay? Sa demonyo na dapat tayo, sa impyerno dapat tayo. Ang Diyos pa rin ang judge, ha? Pero, sa impyerno dapat tayo. Pero tayo tinubos, binayaran siya. Si Kristo, Diyos anak, parang binayaran niya ang Diyos Ama. Sinatisfy yung galit ng Diyos sa kasalanan. Ngayon, yun ang ibig sabihin ng redeem. Sabi niya, to buy back, to purchase, o payment for ransom. Ano ba maganda yung solicitation niya? Kaya na mag-isip. Kunwari, ako, yung anak ko, kunwari, nagkasala, papaluin ni nanay. Eh, naawa ako kay Stephen. O, ako na lang paluin mo. Pwede gagawin niya. Pero kunwari lang, pwede kong gawin niya kung gusto mo. So, ako papaluin ni nanay. O, sige, hindi na ako galit. Yan. Ito maganda sa Revelation 5:9. Ito, yan. Nadaan na natin ito sa Revelation series natin. So, mayroong isang kanta na actually tinuro sa kanila ni Moses sa Deuteronomy 32. Okay? And they sang, paibasa po, ready, go. And they sang a new song, saying, thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people
Okay, ganda, diba? So, medyo nilinaw niya pa. Sabi dito, redeem us from the curse. So, baka sabihin ng iba, eh, baka mga Kristiyano lang yan, mga Hudyo, or mga, alam mo na, certain na type of people, diba? Sa Revelation, makikita natin, ito yung nagkantahan na, okay? At pinupuri ang Panginoon. Bakit? Bakit ikaw ay worthy? Kasi ikaw ay binatay, okay? At tinubos mo sa Diyos. Nakita niyo? Redeem us to God. Sa pamamagitan ng ano? Pera? Hindi. Yung pinatay siya, yun ang pagtubos niya. Ngayon, sabi dyan, every kindred and every tongue and people and nation. So, hindi sinabing lahat ligtas, ha? Sabi dyan, from, out of, okay? May mga Pilipinong ligtas, may Amerikanong ligtas, may mga Chinese na ligtas, di ba? So, ganun. Okay, so malinaw yun. Kung nakikita nyo na ngayon yung nature of salvation, hindi siya namimili ng race. Hindi siya namimili ng yung matalino lang ang makakaintindi ng gospel, therefore sila ay nahilig. Hindi, ganun. Kaya pag nag-soul winning tayo, kahit sino yan, hindi mo masasabi kung sino dyan. Nakikita mo nilang kung pwede sila maligtas, kung sa responses nila, interesado siya, of course sila, inamin nilang makasalanan sila, at nga, pinapakinggan nyo, interesado sa sinasabi mo. Yung sinasabi mo make sense sa kanila. Okay? So, yung pinakasikat, syempre, John 3:16, for God so loved the world that He gave, teka lang, doon na ba tayo? Ito muna. So, explain muna. Sa Romans 5:8, ito yung isa sa mga importante rin. So, kasi yung na-explain na sin sa redemption, okay? Ang gusto ko sa Romans 5:8, kasi ang introduction ko dyan, minahal tayo ng Diyos. Okay? Kung sa tatanong ko dyan, sabi ko, minahal ka ba na Diyos? Sa palagay mo, mahal ka ng Diyos? Giisip yan. Doon makikita ko interesado sila eh. Kasi sineshare mo sila kaligtasan, tapos gagawin mo personal sa kanila yung ano. Yung kinakwento ko, mahal ka ba ng Diyos? Yung iba niya magkukwento na eh. Pero, hinahayaan ko lang mga ilang panahon, pero wag mong tutuloy ano ha, na sige magkwento ka na lang, hindi ganun. Basta magbigay ka lang ng isa, dalawang ano, kasi yung iba minsan nahihiya. Okay? So, bakit ka mahal ng Diyos? Kasi may buhay pa ako, yun ang madalas sinasabi dyan eh. Iba na sabihin, may blessing, yan. Kaya sabi dito, pero ganitong pala, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Bakit? So, kwento mo na ngayon, sa Diyos, Ama, may anak siya, may anak ka na ba? Yan madalas kong tanong eh. Pag wala pang anak, may kapatid ka ba, di ba? Gusto mo magkaanak, ganyan. So, pag may anak, amahal mo yan. Ayaw mong saktan yan, ayaw mong napadapuan nga sa alam mo, ayaw mo, di ba? So, mahal mo yan. Pero ang nangyari dito, minahal tayo ng Diyos, sigurado tayo sa impyerno, pero binigyan na tayo ng paraan, si Kristo mismo, yung anak niya, siya pa yung sinaktan niya. Siya yung, ano nun, sumalo nun. Para lang magkaroon ng paraan ng kaligtasan ng tao, yung anak niya, binigyan niya para patayin. At alam niya mangyayari yun. At tinanggap niya naman yun. Okay? Kaya yun po yung kwento doon. Si Kristo ay namatay sa atin. Pero isa sa mga ginagawa ko personal, hindi ko na nalagay dito eh. So ang ginagawa ko para shortcut tsaka mabilis at talagang right to the point tsaka to the heart. Ang tanong ko sa kanila, bakit kailangan mamatay ni Jesus? Alam na mga Pilipino, namatay siya. Alam ko yun eh. Lagi may sagot siya, para sa kasalanan natin. Para tubusin. Tama. Pero ang tanong ko, bakit kailangan? Needful ba siya? O baka pwedeng masaktan lang siya, natubos niya na yung kasalanan natin. Diba? Kaya nga sa impyerno din, sinasabi ko yun eh. Hindi lang siya nasaktan physically, punta sa impyerno. Yun ang sabi sa Bible. Bakit kailangan? Diyan ang wala pa ako nakitang nakasagot ng tama dyan. Kaya, yun ang lagi kong ginagamit. At kahit pa sabihin, yung iba kasi sabihin, pag talagang sobrang walang alam at yung ni-rehearse lang nila yung narinig nila, I believe sa mga liberal churches saka sa Catholic, sabihin nila, paano pakita sa atin na pakita lang, mamatay ka sa lumay. Ano, may kailangan siyang patunayan sa atin. Diba? Pero yun ang sinasabi ng mga ano, kasi nga, hindi nila ewan kong, iniiwasan talaga, or, kung malamang gano'n, iniiwasan kasi hindi nila alam, wala, hindi sila na-explain eh. Kung dahilan talaga doon is ganito, so doon na mag-umpis yung kwento ko. Mayroon akong ano, kamag-anak. Nangutang ako sa iyo, tapos hindi ako nakabayad. Okay lang ba sa iyong sorry lang? Karamihan niya, pag talaga inisip nila, siyempre hindi. Nangutang ka, tapos usapan natin, babayad ka.
Siyempre hindi. So, ang igukumpala ko lagi yung parang si Daddy Like ginagamit na illustration kasi siya sa kasama ko. Tsaka, alam nila yung ano yung politika, di ba? Pwede kang tawag nung kabaliktaran ng convict? Absuelto. Dahil lang sa gusto nung ano, di ba? So, sa palagi mo, okay lang mo. Siyempre hindi. Yun ang sagot doon kasi may justice dapat. Pag walang justice, walang kwenta lahat ng pinag-uusapan natin. Walang kwenta yung batas ng Diyos. Kung nasabihin natin sa Kanya, oh, yan ang batas mo, wala kang pakialam, langit pa rin ako. Sorry ah, mga ganun. Sorry. Mga asa, hindi ganun. Dapat may magbabayad nun. Okay? So ngayon, binayaran ng Panginoon. Yan na. So yun na yun ha. Naintindihan ko nyo. May nagbayad, hindi dapat, hindi pwedeng walang magbayad, eh kaso may nagbayad. Sino nagbayad? Ang Diyos mismo, anak niya. Si Jesus yung nagbayad, biluin mo yun. So, in-emphasize mo yung pag-ibig niya, kailangan niya magkaroon bago niya mag-sacrifice pa sa mga mas makasalanan. Actually, pag binasa mo yung Romans 5, bago yung 8, ganun na sinasabi doon. Walang sino mang mamamatay para sa isang tao makasalanan. Okay, pero ang Diyos namatay para sa kasalanan mo. Yeah, so sabi siya, take your time to explain this. Alam mo na yan. Magligtas ka, alam mo yan eh. Lagi yung nire-rehearse dito, totoo yan. Wala, di mo pwedeng i-reduce yan sa cheap na explanation. Amen? Lagi nag-resonate sa atin yung mga niligtas. Sa preacher, yun ang minsan gusto ko eh. Kaya hindi ko kaya explain, pero explain ko mga ganun. Di mong ganun. Okay. So, take your time there. Doon mo na makikita kung interesado siya, tinatablan ba siya, di ba? Kung hindi, tignan mo kung tatablan. Ulitin mo ulit or explain, okay? Pero yun ang sinasabi lagi natin, there's power in the blood, amen? Yung kwento na yan, walang ano yan, walang ano yan, walang kasing halaga yan. Walang, hindi pwede pikiin ng mga love story na namatay si Juliet para sa... Alokohan dyan ha. Tingnan mo dito sino yung gagawin nyo, diba? Nag-aaway nga kahit yung mga artista nga lang, patay na patay sa ano nyo eh. Punto na yun. Diba? In love. Magka ano yun, gumurahan na yan. Pero ang Diyos ay ang Panginoon ay talagang minahal tayo. Amen? Enough to give His life. So take time then. Ngayon, pag naintindihan nila, okay, salamat sa Panginoon, namatay na pala sa atin. Ang tanong, hindi, ito, medyo may mga details pa dito. So, kung kailangan pa daw, yan, Colossians 1.14, He was born of a virgin. So, importante ito para maintindihan na si Kristo nga ay anak ng Diyos at hindi siya basta tao. Na may tao dito, hindi ako mag-sacrifice din ako sa para sa sarap katuuhan. Anong saysay nun? Natanggapin ba ng Diyos yun? Hindi ka naman perfect eh. Para tanggipin niyo yung sakripisyo mo. At walang ma-accomplish yun. Si Jesus, ay anak ng Diyos, wala siyang kasalanan. Therefore, may effect yung kanyang pagsakripisyo. Okay, so importante nito Philippians 2, 6 to 8 na sinasabi na si Jesus ay God in the flesh. Bakit? Kasi nga, kung Diyos lang naman siya, hindi naman siya flesh, hindi na siya nahirapan. Hindi siya nahirapan. So, hindi siya niligtas ng Diyos kung alala niyo doon. Doon sa part na sa paghihirap, hindi siya niligtas doon. Masayang nga natin. Yeah! May copy sa ato itong part na ito. Yan. Who being in the form of God, so Diyos pa rin siya, thought it not robbery to be equal with God. So He is equal with God even at that time. Pero sabi dyan, but made Himself of no reputation. Hindi niya hinayaan na siya ay Diyos na, ay! Yung sakit nyo, ano lang yan, Lord, paano patigasin mo yung balat ko para pag hinatawa ko, wala akong mararamdaman. Diba? Hindi niya ginawa yun eh. Sabi, took upon himself the form of servant. Siyempre, yun nga ay tao, pahiging tao. So, ang tao, nasasaktan. Okay? At yung mga ginawa sa kanya, especially sa impyerno, yun ay nakakasakit. Okay, so, nakikita natin kung paano siya nasaktan doon at nagsakripisyo in the process of providing salvation for us. Okay, so another verse na importante, mga nabanggit natin kanina, wala tayong verse eh. Ito may verse. Sa 2 Corinthians 5. Ito po sa last verse, sabi dyan, now then,
We are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Okay, patante yung mga term na yan, ha? Tayo, siya yung ating katuwiran. May parang kanina yung kwento natin. Oh, nagnakaw. May utang ka sa akin. Dapat sa'yo ikulong. Eh, kaso may nagbayad nga para sa akin. Isipin mo, hindi, nagkasalanan ka pa rin. Kaso nga may nagbayad nga eh. Diba? Hindi mo may tatanggi yun. Minahal ako nung kung sino may nagbayad sa akin, tapos gusto mo pa akong ikulong. Okay? Gusto mo pa akong yan. So, so kaya si Kristo ang ating ano, ibig sabihin to, uy, sa impyerno ka, si Kristo, pwede mo siya ito eh. Namatay siya para sa akin, binayaran niya lahat yan, tinanggap ko siya, ngayon ako'y ligtas. And then, 1 John 3:5, yung mga malinaw na verse lang to about yung payment na binigay niya, substitutionary debt. 1 John 3:5. Sabi dyan, and you know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Yun nga pala yung point na wala siyang kasalanan. Diba? Kahit sinong tao, pag may nakita kang pinarusahan, okay, bata. Diba? Isa daw sa mga dahilan minsan, yung nag... kahit sa Bible, diba? Pag nabanggit yung bata, pinatay mo yung bata. Patayin mo yung mga ano, mga men, diba? Pero huwag yung bata, huwag yung mga babae, diba? Madalas ginagamit yung anong yun sa Bible, eh. So, pag pinatay mo na yung bata, ibas, ano na yun, sobrang... sakdula na yun. So, kasi ang inosente, hindi dapat dinapat or pinagbabayad sa isang bagay, hindi siya dapat. Ngayon, itong Panginoong Jesus, inosente siya, kasi siya yung pinagbayad. So, kaya napaka-powerful nito eh. So, yan na, malinaw na kailang verse na tayo na siya ay walang kasalanan, pero siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Acts 2:31, ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi lang siya nagbayad sa hirap, sa cross at sa scourging, dahil hinataw siya, nagano yan sa impyerno. Okay, sabi dito, he seeing, ito ay kinote ni Peter sa Psalms. Okay, sabi dito, he seeing this before speak on the resurrection. Okay, yung sabi dito, yung Diyos nakita na mangyayari, okay, of the resurrection of Christ, ang Panginoong Jesus ay mabubuhay magmuli. Ano nangyari sa kanya? That his soul was not left in hell. Okay, so napunta ba sa impyerno si Jesus? Yes. Ayun, sabi dyan eh. Okay? Hindi siya iniwan doon kasi doon siya. So nung na-resurrect siya, dati siyang nasa impyerno, inalis siya doon. Okay? Neither his flesh did see corruption. So again, ito yung sa Psalms, yung sinasabi actually ito si David yung nagkasalita. Pero again, yun ay prophetic of Jesus Christ. Kasi si David ay patay. Namatay siya eh. Natunaw yung inuod yung kanyang katawan eh. So yung sinasabi talaga dito, si Kristo na hindi siya inuod. So ilang ano lang kasi, ilang araw lang yun. So sabi nila kasi mga 4 days yan eh. Exactly. Pag 4 days na yan, parang si Lazarus, naagnas na yan. Diba? Si Lazarus, alam niyo yun, 3 days din yun, papuntang 4 days eh. So, nagududasin ako. Baho na niyan. Pero, eksakto, bago yung talagang nakatalaga na uuo din yan, doon siya binuhay si Lazarus. Ganon din si Jesus. Okay? Ngayon, nag-enjoy ba kayo? Ito na yung meat at potatoes, ha? Kumain na tayo. So, ngayon ay... so, yun na po yun. So, ang Panginoon ay... nagbayad, hindi lang basta-basta, hindi mo pwedeng ulitin yun, hindi ka naman perfect. Walang ibang mag-sacrifice para sa kanya ulit. Ngayon, so review mo na yun. Pag naintindihan mo na yun, review mo na lang. Na maniniwala ka ba na si Kristo ay namatay para sa'yo? Tanungin mo yun. Kasi iba dyan ang i-ano nila, yung na-off, ano, historicity. Mangyari ba talaga yan?
mga kwento-kwento lang yan ng mga disipulo niya, di ba? So kaya tatanungin mo siya ngayon kasi kung malalaman mo doon kung kailangan mo pa siyang i-feed ang ibang information. Okay? So kung naniniwala na siya doon, pwede na yun. Okay na yun, di mo kailangan i-drill down pa. Paano ka naniwala? Explain mo nga lahat. Yun lang yung si Kristo, binasa mo naman sa kanya, siya'y namatay para sa kasalanan mo. Wala siyang kasalanan, siyempre namatay, anak siya ng Diyos. Okay? He was buried 3 days and 3 nights in hell. He was resurrected to pay for your sins. So pag naintindihan niya na naniwala siya doon, positive, nakita mo naman, wala siyang pagdududa. Okay na yun, okay? So ngayon, review natin. The gospel is the death, burial, and resurrection. The gospel is how we were redeemed. No? Purchase or ransom. Yun yung term sa Bible. Redeem. Kaya mayroon tayong kanta niyan, di ba? Dami. Salvation blank comes through the preaching and understanding of the gospel. Huh? Salvation blank comes through. Walang to, ano ba to? Salvation blank comes through the preaching and understanding of the gospel. Salvation. Ha? Salvation na yun eh. Salvation of the soul. Okay, yun lang. Salvation of the soul comes through the preaching and the understanding of the gospel. Medyo tumalong kasi ito, hindi naman ito na-cover kanina, di ba? Salvation of the soul comes. Number 4, the message of the blank truly is the good tidings, good news. The message of the, pwedeng cross, pwedeng gospel. Okay. Gospel. Ayan, so kaya sabi nyo, yung Romans 5:8, talaga napaimportante niya, centralize yun. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So ngayon, yun na yung gift part, no? So ito, siningit ko na lang to, yung aking kita kong second na napakagandang illustration about the nature of the salvation of the soul. Explain natin. So number, ito yan ay being born into the family of God, being born again, being a child of God. Okay? Dahil sa actually even sa Old Testament, pag sinabing children of God, yan ay laging mga saved, lagi. Okay? Lalo na sons of God. Minsan pwedeng, yung offspring of God, medyo may isa-dalawang sumingit na gano'n na hindi actually sinasabing lahat ligtas. Pero karamihan na nun, 99% of the time, pag sinabing child of God, ligtas. So, may ibig sabihin yun, paulit-ulit yun, di ba? Sa John 1. Okay? Tingnan natin ito. Importante ito. Ito lagi kong ginagabit kasi ito. Okay, John 1, 12, pero 11 muna yung ginaano ko dyan. Okay, si Kristo ay, alam mo naman, munta sa kanyang mga kababayan. Sila dapat yung nakakaintindi na may Mesaya darating. Doon siya, una nag-approach. Hindi siya tinanggap. Kaya, papabasa mo yung, ano, actually, bago pala ito, sabihin ko, actually, pag nasa Romans 6:23 pa lang ako, kasi sinabi doon yung gift, eh, di ba? Sabihin ko doon, okay, wala nang bayad, walang kapalit, walang kondisyon. Ano kailangan mo nalang gawin? Kailangan mong tanggapin kasi magdi-decide kayo. May tiwala ka pa sa nagbibigay. May tiwala ka pa sa bibigay. Gusto mo ba yung binibigay? Kung ayaw mo nang bibigay, hindi ipapasa iyo kasi tatanggihan mo. Pero pag tinanggap mo yung regalo na yon, sa'yo na yon. Forever, wala nang bawian. Okay? So maganda yung term sa Bible, sa John 1:12, sabi dyan, but as many as receive Him, hindi lahat tumatanggap, pero yung nagsitanggap pa sa kanya, ay by the way, bago sabihin pala yun, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Ginaganong ko. Kasi isa sa mga kasinungalingan na kumakalat dyan na talagang pominente, yung sinasabi, lahat tayo anak ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos, lahat tayo anak ng Diyos. Sa ilang natanong ko dyan, halos walang sumabi na hindi. Bihira siguro sa 10, sa 100 siguro, 2, ganun.
Sila lang ina, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. So ngayon, kaya dinadrive ko talaga yan. Kasi walang say-say sa kanila yung maging anak ka ng Diyos. Eh, lahat naman anak ng Diyos eh. Diba? Kaya dapat i-drive mo yun. Hindi lahat anak ng Diyos. So una kong ano Diyos, si Judas, anak ng Diyos. Oo nga, no? Mag-iisip na yan. Eh may sinabi sa John 8, mga anak kayo ng demonyo, sabi ni Jesus sa mga Hudyong dinainiwala sa kanya. Okay, so, oo nga, no? Hindi pala lahat anak ng Diyos. So, kaya nga sinabi dito, na pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay binigyan karapatan o kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kung hindi ka dati anak ng Diyos, pwede ka maging anak ng Diyos pag siya'y tinanggap mo. Okay? So, parang regalo, di ba? I-relate ko. Regalo, tinatanggap. Si Kristo, tinatanggap. At pag tinanggap mo, magiging anak ka ng Diyos. At pag anak ka na ng Diyos, mawawala pa ba yung pagiging anak mo ng Diyos? Depende kung ang Diyos ay, yun nga, bigay bawi. Yung mga Pentecostal, no? Pero hindi siya bigay bawi, and therefore, you can bank on it. Sabi nga sa wikang English. Sabi ng bank on it. Sabi, sigurado yun. Okay? Pinangako niya yun, gagawin niya yun, sigurado yung kaligtasan. Sabi sa John 3, syempre, ganun din. Born again, di ba? John 3:3, John 3:7. Ye are born again. Kasi ano yung saying born again? Kasi pinanganak ka na physical, pag pinanganak ka spiritual, ayun yung second birth, family of God, hindi ka na mawawala doon. Okay. And then, yun na, tapos na tayo doon. So again, the gift illustration and the child of God illustration, you cannot, ang tawag doon, hindi ka magkakamali dyan. Pasok na pasok yan. Okay? So this time, sino na? Si Jana na.